humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day-old na loans na ito man niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree. Magandang araw, ako po si Amy Puyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po si Casendo, ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura, at si Doc Sosie De Leon. Doc Casendo, ngayong araw napaka-espesyal. May makakasama tayo at narinig po, magkakaroon tayo ng cooking show sa ating programa. Ayan. Casendo. Yeah, introduce natin yung guest natin. Siya ay representative ng Abono Party List as congressman dito sa ating bansa, and of course, mabilis yan sa lahat, no? Parang rabbit yan. Mabilis. Magligaw, tapos na yan. Bawal yun kasi may asawa na, no? Pero mabilis sa lahat yan. At palaging nagmamadali. Ito ba, nagmamadali ngayon. Siya ay ilan nung bata pa, congressman na yan eh, kaya kabisado ni nang lahat, no? Naging regular congressman, tapos naging party list, tapos ngayon nasa party list siya. Casendo, bago mo ipakilala, pwede bang parang special ang lulutuin niya, di ba? Tungkol ba sa rabbit? At paano nahilig si congressman dyan? Bakit nag-aalaga ba siya ng rabbit? Ganong katagal na? At specialty niya ba talaga rabbit? Mamaya, yan ang tatarawin natin sa kanya, di ba? Para at least siya magsabi. Mas maganda okay. Ganon sa kanya. Marami siyang alam na luto, no, ng rabbit, pero ngayon isang klase lang ang papakita niya sa atin. Okay. Yan, Casendo. Sige, simulan na natin tong cooking show. Sino nga ulit yung makakasama natin, Casendo? Si Congressman Conrado Estrella III. Hi, Kong! Patingin ko muna kayong lahat. Magandang hapon sa inyo, lalo na kay Casendo. At alam mo yan ang idol ko eh. Kung ako kasing bilis ng rabbit, yan si Casendo, mas mabilis yan. Tatlong beses kaysa sa mga rabbit. At pagal. Siguro bago ko mag-umpisa magluto, nais kong ipakilala rin itong dalawang assistant ko. Ito si Rosin at saka ito si Manang Bita. Matatagal na sa amin itong mga ito. Sa katunayan, ito si Manang Bita. Hanggang ngayon, dalaga pa ito. Kaya kung naghahanap kayo ng mapapakasuha, ito si Manang Bita, dalagang-dalaga. At ito, buy one, take three. Kasi may anak at may apo. Kaya, kumuha nyo nila yung dalawa dyan. Yan sila. Okay? Oo. Meron na ba akong permiso para isa na akong magluto ngayon? Yes, Kong. Ano ba yung lutuin nyo? Ang aking lutuin ngayon ay tinatawag na rabbit vegetable topping. Yung para sa yung meron tayong crispy noodles with rabbit and vegetable topping. Yan ang inimbento natin na pagkain dito. Kaya kung gusto nyo, umpisahan ko na yung pagluluto. Okay lang ba sa inyo? Sige po. Okay. Yes. Gusto okay. Na kami. Ang unang-una sangkap natin, itong sesame oil. Kailangan, lagyan na natin ng sesame oil. Ayan, ganyan lang. Konti lang, mga tatlong galon. Hindi pala. Konti lang. Kalap natin.
ganyan lang. Tapos, syempre, para masarap, kailangan natin ng luya. Hindi ko na kukutsarahin. Kamay na lang. Yan, ito mo. Kita ninyo yung itsura ng luya, nangangamusta na kagad. At siyempre, asan ba yung ano? Ito. Yan. Kailangan, tagalan lang natin ang kute para ma-absorb ng oil yung flavor ng luya. Kasi itong luya, pampabango, pampasarap, lahat. At pagkatapos, unahin natin ilagay, siyempre, itong mga sangkap, carrots. Kailangan lagyan natin siya ng carrots. Unahin natin yung mga matitigas na mga matitigas na gulay para itong mga ito ay mahirap, matagal maluto ito. Kaya ito, ilagay na natin itong mga carrots natin. Lakasan natin ang yung apoy. At tapos, lagyan pa natin siya ng konting carrots. At pagkatapos, meron din tayong tinatawag na young corn. Yan. Lalagyan natin siya ng young corn. Yan. Yan. Itong young corn ko, kasing bata ni Manang Dita. May apo na rin. Okay. Tapos yan, ilalagay ko muna yung rabbit. Susunod ko na yung rabbit. Okay. Ito. Yan ang karne ng rabbit. O, ready na ninyo yung oyster sauce. Kung yung rabbit po ba yan ay alaga nyo? O, binili po natin. Alaga namin. Marami kaming alagang rabbit dito. Meron pa kaming rabbit dito na hindi mahaba ang tenga. Sandali, tawagin ko. Charlotte, di ganito. Ayan, ayan, ayan. Dagdagan pa natin ng konting rabbit. Dahil nandito ang ating ibang mga bisita. At nakikita ko itong mga ito ay paiinumin ko mamaya ng diet up. Hindi, biro lang. Mukhang masarap nga akong okay. Eh. Mabango. Oo. Kasing bango ito ng MC natin. Yeah. Tapos, habang inaano natin, dagdagan pa natin siya ng konting sesame oil. Yan. Yan. Itong sesame oil, kung ito eh. Masarap ito eh. Paano ba magpalakas ng ano nito? Pag ganon? Okay. Lalakasan pa natin ng konti yung apoy. Yan. Pagkatapos, siyempre, kailangan lagyan din natin ito ng iba't iba pang klase ng gulay. Katulad ng mushroom. Meron tayong ano dito, straw mushroom. Lalagyan natin siya ng straw mushroom. Ito po ay yung ating local na kaputi. Yan. Nakukuha ito sa Santa Maria, Pangasinan. Luhay natin. Yan, luluto natin. Tapos, nakita ninyo, ang ganda ng kulay. Meron tayong orange na kulay, may yellow, merong brown. At, syempre, dahil sa ang nagluluto, nasa lista, kailangan meron din green and white. Yan, palagyan natin siya ng zucchini. Yan, okay. Okay, mag-alala, malinis naman itong kamay ko. Kahuhugas ko lang nung isang linggo. Malinis itong kamay ko. Ang kinamayan ko lang dito, si Rosendo lang. Kaya malinis itong kamay ko.
Amuyin ko nga. Mmm, amoy Rosendo. Okay. Ano lang natin siya? Tip. Kailangan yung rabbit wag ma-overcook, no? Kasi baka kumunat siya. Okay? Yan. Sige, pabayaan lang natin muna siya. Yan, ayan muna natin siya. I will see you next year. Hindi, sandali lang. Okay, alis dyan. Ngayon, meron na ito. Lalagyan natin siya ng rabbit soup stock. Oh, teka muna. Bago pala yung rabbit soup stock, lagyan muna natin siya ng leeks. Kailangan meron din siyang leeks. Oh, alam ba ninyo kung anong leeks? Hindi. Lalagyan natin siya ng leeks. Clean and white din ito. Palat-palat ng bakalasal. Okay. Yan. Aguin natin siya ulit. Okay. Pagkatapos, lalagyan natin siya ng ating rabbit stock. Yung rabbit stock, kasi kung nakikita ninyo, yung laman ng rabbit nandito na. Nalis namin yung laman ng rabbit, yung rabbit, yung mga pinag-alisan namin ng laman, yung konting nakitirang laman, at saka meron siyang kasamang buto-buto, pinakuluan namin yan. Na nilagyan namin ng mga, siyempre, sikretong mga herbs and spices. Kaya ito ang ating rabbit stock. Lagyan natin siya, rabbit stock. Okay. Okay, ayos yan. Ngayon, hintayin natin kumulo ng konti, kumilit siya. Ano ba papalakasan to? Dito? Okay, palakasan mo nga. Huwag na siya tumalakas at baka masulog ang bahay. Yan, ganyan. Okay. Ihintayin natin ngayon na uminit ito, no? Yan. Kaya habang hinihintay natin uminit ito, no? Gusto ko lang sabihin sa inyo na ang rabbit is one of the healthiest meat in the world, if not the healthiest. Kasi po ang rabbit ay cholesterol free, zero cholesterol, at pagkatapos ay napaka-healthy para sa katawan, at hindi lang 'yon, napakadali mag-alaga ng rabbit. Ang problema lang kasi yung ibang tao sinasabi nila mahirap naman kung katayin natin yung rabbit, ang cute-cute. Eh nagtataka naman ako kung napanood mo yung scene na Babe. Di ba yung Babe, baboy yun? Ang cute yes. Babe, pero katay naman tayo ng katay ng baboy. Kaya ito binigay sa atin ng ating Panginoon na kainin natin. Kaya masarap itong rabbit at hintayin natin na maluto siya ng gusto. Papakuluhin lang natin siya ng konti. No? Habang hinihintay natin na kumulo ng konti, lagyan natin siya ng konting tinatawag na oyster sauce. Yan, oyster sauce. Huwag kayong magkamali na oyster shell ang ilagay nyo, ha? Baka mangitlog kayo. Eto, oyster sauce. Yan. Lagyan natin siya ng oyster sauce. Okay. Yan. Sigurado, maganda ang kakalabasan nito. Huwag kayong mag-alala, yung mga kayo, mga nanonood. Kung kakain kayo ngayon dito, sinisigurado ko, libre na ang inyong diet. Yan. Maghahalo ngayon yung oyster sauce at saka yung rabbit stock. Sa tingin ko, okay na yan. Ano ba ang tingin mo rito, Malambita? Pwede na ba yun? Yung nilagay ko yung oyster sauce? Ayos lang. Okay lang. O sige, mag-asawa ka na. Okay, sayang ka. Ah, ganito ang gagawin natin. Okay. Okay natin siya maluto. Ayan. Ayan. Okay. O, hintay lang natin siya. Habang hinihintay natin yung luto ito, yun namang noodles na yun.
Ito yun. Ito yung noodles. Okay? Ipiprit ko natin. Okay? Kaya, ilalagay ko ito dito. Asan yung sipit-sipit? Para malayo ako. Makapapaso ako. Sayang naman yung kutis po. Ito na po. Oh, mag-i-scandal yan. Yan. Lagyan natin siya. Tapos, halika nga, assistant. Isa pang assistant ko. Ikaw na magbabaliktad ha. Pwede na. Sige. Ito nga ho pala yung isang rabbit. Ay, este, yung isang assistant ko namin. Ito. Okay. Yan. Mabilis lang ba yan? No? Mabilis lang yan. Okay. Mabilis lang daw to. Ba't ang tagal mo? Yan. Okay. Hindi, konti pa. Sige lang. Ayan mo. Yan. Pwede na ba yan? Oh, sige. Okay, sanguhin na ninyo. Sandali lang yun. Sandali lang yun para lumutong ang ating noodles. Yan. Tapos, pagkahango natin yan, ilalagay natin, tingnan ninyo, meron siyang paper napkin. Okay? Kasi yung paper napkin, ihigupin niya yung mga sobrang mantika. At pagkatapos, paghigup ng sobrang mantika, kita nyo, napakalutong niya. Oh. Tingnan nyo, ang lutong talaga. Yung kinakailangan ng sound effects, talagang may lutong talaga. Pero pag na-sip-sip na niya, alisin na kagad ninyo. Yes. Kasi mahirap naman na ilalagay natin yung sauce dito, no, na merong tissue. Mahirap kumain ng tissue. Okay? Sige. Sarap talaga. Wala pang sauce yan, masarap na. Okay? Tipla natin siya ng konting asin. Saka paminta. Bakit? Wala na ba tayong asin? Mukhang wala na laman ito. Marami pa laman ito. Kung wala, makakahintay naman sila. Punta nga kayo ng dasol at kumuha muna kayo sandali. Mas malapit ako. Nasa Bulilaw ako eh. Napapansin ninyo, pinapadaan ko muna sa kamay ko. Ang reason nun, para natatansya ko kung gaano karami ang nilalagay ko. Okay? Gusto ko matikman nyo si Rosendo. Alright. Haluin natin siya uli. Okay. Haluin natin uli. Yan. Ganda ng vegetables, oh. Hindi siya masyadong luto. Dapat ang gulay, pag iniluluto, hindi masyadong luto. Half cook lang para hindi maubos lahat ng kanyang vitamins and other nutrients. Okay. Yan ang sabi ng lola ko. Para lumapot ang ating sauce, kailangan lagyan natin ng cornstarch. Cornstarch to ha. Para lang alam ninyo, this is cornstarch. Okay? Lagyan natin siya ng cornstarch. Siguro, yung isang assistant, habang hinahalo ko, pakilagay mo lang kung pilte ang cornstarch. Okay? Sige. Para lumapot siya. Sige. Okay. Sige pa. Lumalapot na siya mga kaibigan. Kasing lapot ng kondensada. Okay. Yan na. Konti pa. Okay. Kung gano'ng katagal na po kayo nagluluto ng rabbit? Tagal na. In fact, nagluluto pa nga kami ng pinapaitan na rabbit. Gumawa pa nga ako, nag-invento ko ng siomay na rabbit, siopaw na rabbit, sausage na rabbit. At alam niyo, ang rabbit meat is a very versatile meat. Gumawa pa kami ng lechon rabbit. Yan. Okay. So, ngayon na malapot na siya, tikman ko nga. Parang masarap yung luto ni kong. Lahat tayo naghihintay ng reaksyon eh. Oh. Ayan po, sige kong. Yan. Kita na namin kayo. Ayan. Ito na. Ngayon, papatayin na natin yung apoy. Okay? Ladies and gentlemen, here we go. Ito na po. Ilalagay na po natin
ang ating topic sa noodles. Naku, naku. Crispy noodles na merong topics. Yan. Ayan, Rosendo, wala ka rito sa Rosales. Nasa Pakinaw ka. Ayan, i-close up natin para makita natin talaga yung ginagawa nito. Ayan. Okay. Ayun, to. Okay, okay. Ito na ang ating finished product. Yan ang tinatawag na crispy noodles with rabbit and vegetable topping. Nice ba? O, tignan na natin. Sige. Magandang araw po sa inyo, Kong Conrad. Napansin mo eh, nabanggit nyo kanina na napakaraming yung recipe ng tungkol sa pagrarap sa rabbit meat. At very healthy nga yan. Bakit po kayo napasok at nahilig sa pamaluto ng rabbit? Nag-aalaga ako ng rabbit at pagkatapos, dahil napaka-practical alagaan, unang-una, hindi natin kailangan ng malaking lugar. Maliit na lugar-lugar, pwede na tayo magparami. Ang bilis pati magparami. Walang sakit. Wala siyang sakit. Pagkatapos, hindi mahirap alagaan. Napaka-lusog, napaka-healthy ng kanyang karne. At pagkatapos, napaka-sarap. Kong Australia, Kong Conrad, balita ko po ay sa inyong constituent ay kayo po ay nagdi-disperse ng mga rabbit para sa ating mga kasamahan na medyo makatulong sa kanilang livelihood. Ganun po ba ginagawa niyo ho dyan sa Pangasinan? Ako no, hindi pa ho on a large scale basis. Okay po. At pa ho namin, ang distribution namin ay sa mga kaibigan pa lang, binibigyan ko sila, pero tinuturuan ko muna sila kung paano mag-alaga ang wastong pag-aalaga ng rabbit. At tinuturuan ko na rin sila ng iba't ibang klaseng putahe kung paano magluto. Bago ko bigyan, iniimbit pa ay, halika, tignan mo ito. Pagkatapos ituturo ko kung paano mag-alaga ito, kailangan pa namin magparami ng rabbit para dumating kami sa panahon na makapag-disperse kami on a larger scale yung pangmalawakan. Okay. Sa mga kasamahan, yan, bigyan natin sila para ma-experience nila. At sila na rin na magsabi sa ating mga kapamangkin. Yan lang. Tama po yan, tama po yan. Maganda po yan, maganda po yung ginagawa ninyo sa inyong area. Maganda po yan. Ang mahirap lang talaga, ang napakahirap lang talaga kapag nagluluto ka ng rabbit, lalo na kung naghintay ka ng matagal dito sa harap ng kasirola, ay napakainit talaga. Diyos ko. This is a welcome spite from a very, very busy schedule. At saka very therapeutic at nakaka-relax po ang magluto para sa akin. That's why malaking karangalan din sa akin na nakapag-guest dito sa inyong munting programa. Sana itong programa ninyo ay maging malawakan at mas maraming mas dumami ang ating mga tigapanood at tigapakinig. Mabuhay po kayo and God bless you. Salamat, salamat po. Ayan po, yun nga sabihin ko, ang busy ng schedule mo, pero may time ka pa rin para magluto at ipromote ang pagrarabbit, no? Ang ganda po ng advocacy nyo, kasi marami sa atin ay talagang hindi sila sanay kumain ng rabbit. Pero itong pinakita mo sa amin, itakam na takam po ako. Oo nga. Dadalan ko kayo, dadalan kayo. Ako po, alam niyo po, maaganda po nung ginawa niyo kasi ito ay isang parang educational talaga, no? Napaka-informative na ganito yung proseso, pwede niyo lutuin na hindi na kailangan ng... Kasi yung iba po, di ba meron pa tayong mga alaga na kailangan overnight pa bago mo mailuto. Yan yung mga suso, yung mga hito.
Pero ang rabbit, yung iba clueless talaga. Paano ba i-prepare tong rabbit na to? Paano ba to iluluto? And ang ganda po ng ginawa natin ngayon, Kong, na live tayo, ginawa natin, niluto natin itong putahe na ito. At sana nga po ay matikman. Kong, ang tanong ko lang, kayo na mo pa binabanggit yung diet tabs eh. Meron na po ba nagumamit ng diet tabs? Oh, hindi, alam mo, natutuwa ako kay Kong, ano, Conrad. Sa panahon niya, masyado siyang busy, pero may panahon pa siyang magluto. At kanina, nabanggit niya rin habang siya nagluluto na hindi lang sisig at saka yung mga papaitan. Halos sa, Kong, tama po ba? Walang lahat ng parte ng rabbit ay pwedeng kainin? Tama po ba? Walang tapon po ang kuneho? Kasi kung ililitsyon mo, alisin mo lang yung balaibo, pati balat kasama, malutol, no? And then, ganun. Sinubukan na, no? Tapos, ganun din, kapag halimbawa gagawa ka ng pinapaitan, ang ginagamit mo, yung innards, no? Yun din, ang ginagamit mo. Apo. Ngayon, siguro, kayo. Paano nyo nagawang pinapaitan? Wala naman sigurong papait siyang rabbit. Hindi. Meron maraming paraan para magkaroon. Katulad halimbawa, kung wala ka nung papait na sinasabi nila, di kumuha ka ng kalamansi, ihalo mo na hindi mo siya pinipigal na may balat. Yung balat, yun ang nagpapapait. Kaya, yes. Para napaitan din yung lasa. Ganun din yan. Aha. Ayan. Doc Rosie, Kasendo, mamaya sa ating pagbabalik, matitikman ang ating mga kasama sa location ni Congressman Estrella ang kanyang niluto at titignan natin. Approve ba? Ana, yan po, sa ating pagbabalik. Ito po ang idea ko dyan. Nagbabalik po tayo sa Agria Fajan. Kanina sabi ko, titikman na ng ating mga kasama ang niluto ni Congressman Estrella. Kong! Yan na, pwede na, tikman na yan! Halika, kain tayo! O, tikman na natin! Sige! Yan! Okay! O, ang lutong ng noodles. Ako, sayang, wala na rin po. Ami, Doc, Sosi, and Mr. Rosendo So. Oh. Uunahin ko na. Oh, nakakaingit po kayo diyan. Paunahin ko lang kita. Para sila ang unang malason. Kung sino po yung kakasama natin diyan? Ito ang ating chief of staff. Ito. Oo, si Juan Charlotte. Siya ang chief of staff ko. Yung spelling C-H-E-A-P, chip eh, chip, ng pera. Kumala ng aking bunsong anak. Hi, hello po. Oh, si Gilbert. Hi, Gilbert. Hello po. Hi. Kasendo, Kong, alam mo yung pagkain ng rabbit, sinisimulan pa lang sa atin, kaya natutuwa ko at ini-introduce siya sa atin ni Kong Conrad, ano? Pero sa ibang bansa, Kong, tama po ba na iyang rabbit ay mas mahal pa kaysa sa karne ng manok? Kung halimbawa nasa Europe po kayo, kung nasa ibang bansa, tama po ba 'yon? Eh depende yan eh. Syempre, kung kakain ka naman sa mahal na restaurant, eh kapag kanila ng pangalan na Frances, no? Nilagyan nila ng pangalan na Frances yung pagkain. Eh, napansin ko, nagiging mahal eh. Kung ikaw may alagang rabbit at hindi naman ganun kamahal ang karne ng rabbit, pero dahil sa kukunti lang, nagiging mahal. Aha. Pag nag-mass produce tayo nito, mas mura ito kaysa manok. Mas masarap pati, mas malinis. Kasi yung mga manok, kung turukan mo ng kung ano-ano ng mga para sa peste, itong rabbit, walang peste ito eh. Ang kalaban ng rabbit, alam niyo kung ano? Kawali. Yun. Kawali. Kahit tayo.
Alam mo, sa ibang bansa, ha? Tanggap na tanggap yung rabbit meat. Yung mga advanced countries na sa kanilang recipe, isa sa pinakamahal yan at saka pinakamasarap na natikman ko rin dyan, ano? Kaya siguro dapat talagang ma-introduce ng gusto dito sa Pilipinas yan. Tama ba? At napakadaling magparami nga, sabi nga ni Kong Conrad na... Yes, Doc. Yes, Doc Sosi. For the ball, balang araw kapag marami na tayo napoproduce na karne. Opo. Yeah. Kaya nga... Kung maparami yan, Emmy at Doc Sosi and Kong Conrad, sigurado yan, ano... makakarating yan sa masa and siguro by next year yung mga ibang pwesto na restaurant dito sa mga highway dito sa May Carmen na next year magsusubok na kami para at least pag may dumaan matest na yung ano ng rabbit and maganda yan at least makita natin yung market na lalakas yan. Tama yung sinabi ni Caro Center. Kailangan lang talagang imulat natin ang mata ng mga ating mga kababayan. Panahon na para gawin natin 'to. Kasi ang bawat pamilya naghahanap ng protina, ngunit ang mahal-mahal ng karne, ng baka, ng baboy, ng manok. Ngunit itong rabbit, kung meron kang alagang sabihin mo ng tatlong inahin at saka isang lalaki, at pagkatapos ng ilang panahon, ang dami na ng rabbit mo. Tapos yung mga anak, nanganak din kagad. Ang dali pating i-process. Kaya palagay namin ni Carosendo, eto na ang food of the future. Ito na ang food natin dito sa Pilipinas in the future. Lalo ngayon, yung baboy may problema. Ang mahal ng baka. Yung manok, ang dami. Oo nga po. Anong edad ng kinakailangang makata yung rabbit para maging maganda siya? Kadalasan, ano ang edad para pwede na siya na maulam? You actually have two choices. Kasi kung palak mo na parang fried chicken o fried rabbit, natural kailangan mas bata. Okay. 3 months old, pwede mo nang katayin. O pag umabot ng 1 kilo, pwede na. Okay. Ngayon, yung mga pinapatanda mo, dahil ang intention mo gumawa ng sausage, nagde-develop sila ng fat. Kaya yun, mas matanda, siyempre. At yung mga inahin na matanda na medyo lumalaki na ng gusto, o yun, gagawin mo yung stew kasi papakulungan mo siya ng matagal. Ganun. Okay. Depende rin sa putahe na gusto mong lutuin. Kaya kung gusto mong lutuin, yung mga prito-prito, ganyan, gagawa ka ng kung ano-ano, kailangan yung para malambot yung karni niya, malambot na malambot, yung mas bata. Kung gusto mo naman na gagawa ka ng rabbit burger, di yung medyo matanda at gigilingin mo naman eh. Diba? Aha. Somay, ganyan. Siopaw. Next time, patikim ko sa inyo yung rabbit naman na inadobo na may gata. Yun ang dapat. Wow! Sarap yun! Sarap yun ah! Sarap talaga. So, ang dami mo nabigay na putahe, ang dami mong ano. Pero kailan ka ba talaga nahilig? Kailan nagsimula ang hilig mo sa kuneho, pati yung hilig mo sa pagluluto ng kuneho? Kailan po nagsimula? Nag-umpisa ako mag-alaga ng rabbit mga 2017. Kasi napanood ko yan sa YouTube. Sabi ko, siguro, gayahin ko ito. Ginaya ko nga. At ako'y nagpapasalamat. Merong tao na tumulong sa akin. Si Art, Mr. Art Veneracion. At tinuruan niya ako. Tapos, yung natutuhunan ko sa kanya, kinombine ko rin sa sariling research ko. Amy, para malaman mo, ini-improve ngayon ang genetics. At sa tingin ko, darating ang panahon, na talagang ang production niyan ay dadami at magiging efficient. Na sinasabi ni Kong Conrad na
yan na. Simula na yan, simula na. Opo. Ngayon kasi, Tok, Kong and Kasendo, sobrang in-demand ito. Alam niyo, bata pa lang itong industriya ng rabbit sa atin. Pero patok na patok eh. Ang daming may gusto. Yun nga sabi niyo kasi, di ba? Madali lang. Hindi kailangan ng gano ka alaga. Hindi rin naladapuan ng sakit. Basta-basta. Hindi katulad ng manok, ng baboy, ng baka. Eh, itong rabbit talagang parang ang gandang opportunity eh, na pagkakitaan, di ba? Tsaka yung rabbit, at least eh, wala masyadong langaw, no? Hindi maba, hindi siya maamoy. Okay lang siya. And nakikita natin is at least yung mass production mabilis. Kasi isang anakan nasa 6 average eh, no? So, dadami. Eh, sa isang taon, baka kalima ka, 30 na rabbit na yan sa isang inahin. Tama yung sinabi ni Carosendo. In fact, siguro, Amy, eh, hindi nyo na itatanong, yung dumi ng rabbit ay napakagandang fertilizer. Hindi na ninyo kailangan i-process pa. Hindi na ninyo kailangan lagyan ng night crawler para ma-process na maging fertilizer. Hindi na ninyo kailangan ibilad. Yung pagkakuha ninyo sa ilalim ng kulungan ng inyong rabbit, pwede na ninyong idiretso sa halaman, hindi masisira ang halaman. Napakagandang fertilizer. In fact, Doc Sossi, yung rabbit manure, nire-research na nila ngayon sa Malaysia at saka Indonesia na effective daw na gamitin na pesticide. Wala daw gusto na insekto dahil dun sa urine, nilalagyan ng konting tubig, tapos dinadagdag sa tubig, pagkatapos may sprayer, ini-spray nila sa dahon ng mga halaman. Walang dumadako yun according sa kanilang research. Pero ito eh, kasalukuyan palang sinasaliksik ng mga Indonesian at ng mga Malaysia. Sana gawin din natin. Yeah. Opo. Pesticide, no? Organic pesticide ang tawag doon. Yes, po. Amy, organic insecticide. Samantalang kung tutusin natin sa ibang mga livestock natin, tulad ng baboy, inireklamo yung nireklamo ng mga kapitbahay. Yung mga manukan, ang daming langaw. Samantalang ito, rabbit. Hindi ito dinadalaw ng langaw. Ang kaigihan pa nito, hindi sila maingay. Hindi katulad. Oo. Oo, tsaka hindi dinadalaw ng langaw. Oo, at, tama. Ang dumadalaw, tama. Mga kaibigan, nanghihingi. Yun. Pero okay lang. Kaya okay. Gusto naman natin talagang ibahagi sa kanila ang ating nalalaman tungkol sa rabbit. Magandang iinganyo yung mga tao na mag-alaga ng rabbit, no? Kaya by next year sa tingin ko itong rabbit industry magkakaroon ng ano niyan na maramihan, no, na nag-alaga dito sa rabbit. Oo, at saka maganda dito sa ating Pilipinas, yung mga rabbit talagang lumalaki ng gusto. I don't know why, kasi lumalaki talaga sila ng gusto. Tingnan mo yung Philippine rabbit, di ba? Laki-laki. Ang layo ng biyahe, no, Kong? Amy at Kong Conrad. Kagandahan din ng rabbit. Kung ikaw ay medyo yung isang household, yung isang pamilya, wala kang pambili ng pagkain, abayda mo, pwede na. Yeah. Nakapagsakati ka na sa bukid mo, nagamit mo pa yung damo. Tama ba ako? Correct. Yun, Doc. Oo. Tama po. Kaya tayong lahat, eh, mag-alaga na tayo ng rabbit. Yes, yes. Yes. Eh, ito. Huwag natin sabihin na dahil sa cute, eh,
Ang ay, cute natin papakiin. Di ba? Eh, bakit yung mga Disney characters na manok at saka baka? Pag kinakatay mo, hindi maingay. Yung manok, ang ingay-ingay pag kinakatay. Kawawa naman. Parang humihingi na sa klolo, saka yung baboy. Yung ano tama. Oo. Ngayon, yung yes, ako nagtatanong, eh, paano ba ako magsisimula niyan? Ano ba yung magandang lahi? Yung ano niya, tapos sabi niya, ilang buwan, mababawi ko ba agad ang aking puhunan? Ayan. Eh, itong ang rabbit, eh, magandang opportunity. Which is, yun din naman yung show natin, di ba, Doc? Eh, yung mga yes, OFW, pag sumalik dito, magkaroon sila ng opportunity sa agriculture. Walang galang na lang, Ami. Ako'y sisigit. Yes, no? Sa aking palaga, eh, makakabuti sa kanya kung gagawin niya to, kasi ang return of investment or ROI ay napakabilis. Maikling panahon lang mapawi mo na agad. Ang bilis kasi nila dumami. Pagdating nila ng 6 months old, kailangan, obligado, i-breed mo na siya. At pag i-breed mo ang rabbit, tandaan ninyo, hindi yung lalaki ang inilalagay ninyo sa kulungan ng babae. Sapagkat ang babae ay very territorial. Yung babaeng rabbit, aawayin niya yung lalaki. Kaya mas mabuti yung babae ang siyang ilagay nyo sa kulungan ng lalaking rabbit. Yan. Yan ang pag-mate ng rabbit. Eh, ang sarap talaga ng buhay ng ano eh. Ang sarap talaga ng buhay ng lalaking rabbit eh, no? Apo yan. Eka nga ni Randy Santiago eh. Bababaero. Alam mo, Amy, Conrad, hindi makahindi yung kaibigan mo, si Sendo sa akin. Pinuntahan ko sa bad doon sa kanyang bodega, nandoon yung kanyang mga rabbit. Eh, tinuro ko yung dalawang barako eh. Kumakamot na lang eh. Kaya talaga magbibigay nito. Pero so far, itong nakuha ko sa'yo, Kasendo, okay naman, ginagamit ko at sa tingin ko, yan ang simula ng, ika nga eh, lahi siya ng imported na yan ang magpapalaganap sa yung tinatawag na FCR, yung mabilis lalaki. Yeah. Tama po yun. Oo. And kailangan natin, ano, kailangan natin magkakuha pa ng marami, no, yung lahi na mabilis lumaki para at least may transfer dito sa local para at least lumaki yung ano local na breed natin dito sa ating bansa. Okay. In fact, Caro Sendo, paalala ko lang sa iyo, sa linggo dumating na yung mga in-import natin na meron tayong tinatawag na Crème de Argent. Yung breed na Crème de Argent. Malaki silang rabbit. Ito eh French breed ito, talagang meat breed sila. Dumating sila. Yeah. Balita ko, Kong, aabot ng 8 kilo yata ito pagka full grown, no? Pag fully grown, 5 kilo. Ay, 8 kilo, tama. Oh, 8 kilo, yeah. Oh, malalaki talaga sila pag fully grown sila. At saka meron pa doon yung tinatawag nilang Californian. Meron din sila doon. Yung itim ang tenga, itim ang ilong, itim yung mga dulo ng mga kanilang mga paa at itim din ang buntot. Yan ang tinatawag na Californian. Yan eh, nanggaling yan sa mga Himalayan breed. Kaya lang, yan mga ganyang klaseng rabbit, kapag mainit, namumuti yung kanilang tenga. Yung lahat ng itim sa kanila namumuti kapag mainit. Kailangan malaman natin ang sikreto ng mga yon para meron tayong pangtapat sa glutathione. At sa mga nagpapakit, mga tao, di ba? Tama po, no? Oh, halimbawa ako ay nagustuhan ko yung ginawa mo, yung sa pagluluto mo. Eh, pero wala akong alagang rabbit. Saan po ako makakabili ng karne ng rabbit? Paano, siyempre, kailangan mo ng karne ng rabbit para makapagluto ka ng rabbit. Pero wala akong farm eh.
Marami. Kaya paano ako makakakuha ng rabbit? Sa ngayon, palagay ko wala ka pang mabibili sa grocery. Hmm. Pero maghintay ka lang ng konting panahon, kami ni Caro Sendo, yan ang gusto namin gawin. Na iba-vacuum pack namin yung rabbit na ano na, na parte-parte na, no? Siguro, ganun kami mag-uumpisa, i-introduce namin sa mga grocery. Pero sa ngayon, kung talagang gusto mong magluto ng rabbit, eh, just come to Rosales and we will give you... Yan! Okay, yeah. Tom. Doktor, si, alam mo na. Amy, si Tom, ano? Ibalita ko lang sa'yo, hindi naman sa pag-iibang. 3 days ago, may kumuha sa akin, nakiusap na mabigyan ko siya. Nabigyan ko siya ng 6 kilos. Ang ginawa ko is, dinres ko siya, and then, binacuum pa ko. At siguro, alam mo naman mga kasamahan natin, mahilig sa Facebook, ipinost niya. Ang dami ngayon tumatawag. Yan ang problema natin. Ang in-demand ngayon, ang problema, yung supply. Tama po kong, di ba? Yung supply natin ang kulang. Tama po yun. Yeah. No. Tama yun. Kaya, siguro, by next year, si Caro Sendo, 1,000 na ang rabbit niya. Wow! Nag-import pa yan ng kulungan galing ng China. Oh! Oo. Oh. Tinuturo, mas marami ka daw alaga eh. Then, nakakatuwa naman dahil, Kwan, dahil dyan sa ginagawa niyang yan, talagang dadami ang rabbit natin dito sa Pilipinas. At ito'y matitikman ngayon ng ating mga kababayan. For all you know, baka si Caro Sendo, next year, pwede na mag-supply sa mga malalaking grocery yan. Nakalagay doon, Rosendo's rabbit. Yan. Tangalan na. Kong, nabanggit mo naman. Kong, nabanggit mo na yan, balang araw, nasa mga nasa grocery, supermarket. Magkano ba sa inyo sa Pangasinan ang takbuhan ng per kilo, buhay, o yung katay na, yung karne? Diyan sa Pangasinan, magkano ang kalakaran dyan? Secret. kasi alam mo, Amy, Kasendo, dito sa Bulacan, yung buhay, yung buhay per kilo, nag-range yan sa mga 180, 190. Ngayon nga, parang tinataas na 200, makabili lang sila eh. At yung, yung katay na, no, na frozen na, lumalaro yan sa 400 to 450. Yan. Yung rabbit yun dito sa Bulacan tsaka Pampanga, 1,000 to 1,003. Oh! Oh, yes. Tama yun. Yes. Ang mahal. Pero kagandahan niya, kung ano yung bandi, hindi naman malaki. Oh, hindi naman ikaw nga, hindi naman malaki yung handaan mo dahil may pandemya. Kasarapan lang ang isang rabbit o dalawang rabbit na rabbit yun. Yan ang kagandahan niya. Hindi katulad ng isang bolit yun, eh talagang napakalaki at napakamahal ng buo. Napakamahal, yeah. Totoo, napakamahal. Tong, any ano nga pa, message sa mga gustong magsimula. Ayan, ang ganda ng usapan natin, saka nakakagutom po talaga. Well, ang aking message is, itong rabbit ay binigay sa atin ng mahal na Panginoon upang pakinabangan natin. Tama po. At nandyan na yan, tikman natin, subukan natin mag-alaga, at hindi kayo magsisisi sapagkat napakalinis, ang daling alagaan, walang mga maintenance, walang injection, walang bakuna, at napakabilis dumami. At ang nalimutan ko pang sabihin sa inyo, ito ay natural na pampabata. Alam mo niyo ang ibig kong sabihin. Why ng rabbit para kayong magiging si Dr. Sosi. Yeah. Ang pakiramdam niyo para kayong teenager. Kong, ha? Lalo na sa pagmamahalan. Yan. Ang saya ng araw na to. Ang ganda ng episode natin ngayong araw. Ang dami ko po natutunan. Nabusog po ang aking mata pero nagutom ang aking tiyan. Pero
Soon, matitikman natin yan. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa aming po. Kulang po ang oras namin kasi isang oras lang ang meron tayo. Pero sa susunod po sana, makasama po namin kayo. At yan, hindi lang po ano via Zoom, pero in person. Makasama oo po namin kayo. Mabuhay kayo, Ami, Doc Sosi, Carosendo. Ipagpatuloy ninyo itong napakabuting layunin ninyo. Salamat and God bless to all of you. Mabuhay din po kayo po. Maraming maraming buhay. Salamat. Kong nagpapasalamat din kami sa suporta mo sa agrikultura. Particular la sa sinag, no? Ang sinag kasi, hindi lang baboy, manok, rabbit, lahat yan. Tungkol sa palay, sila sumusuporta sa atin. Na yan ang pundasyon ng ating bansang agrikultura. Salamat Kong, salamat po sa inyo. Salamat. Salamat din po. Sa susunod, yes, imbitan ulit natin si Kong pag napunta na tayo dun sa farm niya para makita natin actual. At yung pilapaitan na walang kakainin natin, no? Para at least actual, makain natin yung pilapaitan. At saka yung lang yun, siguro. Yung adobo eh. Adobo may gata. Siguro sa next episode, kailangan makita ninyo yung ginagawa ko kasi I'm trying to create my own breed of chicken na gagamitin ko para sa free range. Ah, okay. Ang tatangkad pati, 33 inches ang height. Pagkatapos, umaabot sila ng mga 6 hanggang 7 kilo. Mga manok to, ha? Important po yan, Kong? Important? Import po, pero actually, these are native chickens. Okay. Yeah, hindi ito yung mga western chickens. Okay. Ito po yung para ika nga, yung maintenance para sa mga, kung ito yung ibabahagi natin sa mga constituent natin, less maintenance po, hindi katulad ng pinapakain talaga na bumibili sa poultry supply. Tama po ba? Oo, tama. Kasi itong mga ito, pwede mo nang pakainin ng darak na may kasamang asola o kaya ang dahon ng mulberry, nilalagyan mo na ng konting mais, pwede na, lahat na. Pagkatapos ng 3 buwan, pwede mo nang katayin. Meron pa lang chicken barbecue. Di ba? Nako ko, looking forward ako sa episode na yan. Casendo, i-book mo na ang schedule. Tapos, meron din kami nila Carosendo. Nag-aalaga din kami ng karnero, ng tupa. Walang pa tayo niyan. Wala pa tayo sa episode natin. Inaalagaan namin yung mga hindi mahirap alagaan. Oo. Oo. Yung wala masyadong maintenance. Pati yung mga dinidiscovery kong mga gulay, yung mga isang tanong lang, may gulay ka na buong taon. Ayan, marami tayong aabangan kay Kong Kong. Maraming salamat po ulit, Doc Sosi at Casendo. Maraming maraming salamat po ulit sa pagsama. Isang oras na naman po ang natapos na may dagdag kaalaman. At ito nga, dagdag. Ay, ang sarap talaga. Ang sarap sa mata no, nakita ko. Pero sana matikman ko talaga yan. Ang sarap ka. Dito na po, nagtatapos ang ating show. Hanggang sa muli, ito po ang Agree Ako Dyan.